Babalik pa rin po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako pa rin po si Lord De Vera with the lovely Denise Tan. Medyo maraming confused. Hindi tungkol sa lovely Denise Tan, pero tungkol sa isang event na magaganap nitong Sunday. Okay, Bagong Pilipinas Rally. Okay, kung mula kayo nakikita sa mga kali-kali ng mga posters, mga signage, or sa social media po ninyo, baka hindi kayo nag-iisa. Pero sigurado ako marami yung mga government employees o offices na baka nakatanggap sila ng direktiba na kailangan nilang umattend, di ba Denise? At syempre, ang isa sa mga tanong nila dyan, eh, ano nga ba ang punto? Oo nga. Para saan nga ba to? Ino mo to, full page ad pa sa dyaryo. Walang ibang detalye. Logo lang ng mga government agencies involved. Details lang ay kung saan, open at 12. Oras. Quirino Grandstand. Yes. Okay. Bagong Pilipinas kick-off rally. Pero wala sinasabi, ano nga ba Bagong Pilipinas? Mm-mm. Breaking the, ano to, sa advertising, fail ito. Pero baka deliberately shrouded in mystery. Mm-hmm. Pero, speaking of mystery, para i-unlock ang mystery na ito, kasama po natin ang mystery man ng maraming mga book sale. At of course, ang suki po mga kapatid ng maraming political vloggers, no? At YouTubers na favorite siya ngayon. Kung tutuusin, siya ngayon parang, sino ba yung mga, ang Taylor Swift ng political world, political and vlogging world. Kasama po natin, bakit naman hindi, ang dating presidential advisor in political affairs at ang nakasama po namin bilang co-host sa programang Wag Po, na hindi na po umi-airing ngayon. Kasama po natin si Tito Ronald Liamas. Tito Ronald, welcome sa After the Delight. Maraming salamat, Lord. Denise, no? First time ko rito, no? Mm-hmm. Kahit hindi ko first time sa 1PH. Mm-hmm. Diba? Nakakatakot lang yung introduction mo eh. Dahil may, parang may nakasama na kwan eh. Na, you're a man, international man of mystery. Hindi, yun nga. Ronald, pagkakaalam mo, ano ba itong Bagong Pilipinas? Kasi lahat ng mga directives sinasabi daw, medyo sabihin natin mga abstracto mga statements eh. Parang ito, para mapalapit daw ang leadership, ang gobyerno doon sa na, inanais sa mga tao, etc., etc. Pero ano ba talaga ito? Well, lumabas na yan last year eh. Mm-hmm. Diba? Bagong Pilipinas. Medyo pinag-usapan ng kaunti. Pero hindi pa talaga siya full offensive. Mm-hmm. Ngayon mukhang talagang didiin na ng husto. Mm-hmm. Usually kasi, ang mga presidente, meron silang political project na nagde-define ng kanilang presidency. Mm-hmm. At batay dyan, gumagawa sila ng movement to support that. Mm-hmm. Si FBR, Philippines 2000, si Cory, People Power, kaya may People Power Constitution. Mm-hmm. Si Duterte, patayin ERAP, mga adik. ERAP para sa mahirap. Jeepney ERAP. Tapos si GMA, Strong Republic. No? Si Digong, yung patayin lahat ng mga adik, tsaka mga pusher, no? Hindi ko alam kung ano tawag. Tokhang. Hindi yata gano'n kasi. Parang hindi yata. Mas elegante. Hindi. Yung, okay. Yung according to ICC. No? Okay. Si Pinoy, yung kung walang korap, walang mahirap. Mm. Tapos ngayon, si BBM, yung Unity. Mm. Eh, medyo nawala na yung Unity. At saka yung Uniteam. So, kinakailangan niya ng proyekto na magde-define nung kanyang termino. Lalo na, historical yung kanyang termino. 31% na mga botante. No? 61 million. Eh, kailangan niyan ay ilagyan mo ng hugis. Lagyan mo ng movement. Mm-hmm. No? Para hindi lamang mga politiko ang supporter mo. Ang supporter mo, yung tao rin. Lalo na, napaka-historic no iyong nakuhang boto. Mm-hmm. At least part niyan, ilagay mo sa isang kilusan. Mm-hmm. Tingin ko, yun yung unang layunin. Mm-hmm. No? Pero ikalawa, dahil wala na yung Uniteam, no? Eh, baka yung kalahati ng Uniteam maging kalaban mo na. So, lalo na, palapit na yung midterms, no? Mahigit isang taon na lang, sa October, filing of candidacy na, eh kailangan mo ng movement na susuportahan yung parating na eleksyon. Dahil ayaw mo na sa midterm ay humina ka kagad. Usually, humina yan papunta sa, sa last year ng iyong Correct. Termino, 2027, 2028. No? Kaya yun yung ikalawang posibleng dahilan, no? Para meron kang pangkwan dito. At ikatlo,
mga political project. Halimbawa ngayon, pinag-uusapan ng Chacha, People's Initiative ba yan? Yan ba ay CONAS? So kailangan mo ng suporta para dun sa iyong mga pet projects. Mm-hmm. Lalo na, nagbigay na siya ng blessing sa charter change. No? Of course, di pa malinaw kung ano yung mode na susuportahan mm-hmm. niya. Mm-hmm. Yung sa House, sa pinsan niya, or dun sa kaibigan niya na Senate President, kay Subiri. Pero whatever yung mapili, mm-hmm. mukhang tuloy na mm-hmm. yung kanyang so, Tito Ronald, ano, branding? Pero bakit branding? Medyo late na yata. Mm. Dapat, di ba dapat simula pa lang ng term? Yes. No? Medyo nahuli. Dahil, mm-hmm. Siguro, dahil nag-a-adjust pa siya. No? Pero lumabas na to last year eh. Yes. Hindi pa lang talaga nabuo into a movement. Mm-hmm. So, baka kulang pa yung Ricardo, kulang pa yung mag-i-implement. Ngayon, mas confident na siya. Mm-hmm. No? Medyo 1 year late lang naman eh. No? Mm-hmm. Kaya pwede pa. Pwede pa. At medyo konektado dun sa mensahe o yung movement or political project ng kanyang tatay. Mm-hmm. Di ba? Yung bagong lipunan. Mm-hmm. No? So, medyo hindi ganun kalayo mm-hmm. itong proyekto na ito. Mm-hmm. Pero tama ka, Lord, bahagi nito is branding. No? Then, inulan niya yung pag-rebrand ng Marcos brand sa international. Diba? Yun ang kanyang inuna. Biyahe ng biyahe. Oo. Mm. Kaya huwag nyo naman sisihin na biyahe ng biyahe. No? Hindi naman F1 race lang ang pinapanood. Meron ding mga pinupuntahan ng mga Vietnam nga, mga diba? Agreement. Diba? May oo. Mga MOU naman na napirmahan. Mm. No? Hindi pala nga pumapasok. No? Yun yung... kaya... Ito mo na ano ko eh. Ha? Okay. Observation lang naman. Ikaw observation. Naman, oh. Okay. Denise, may question ka? Yes. Kasi may mga reports also, nakikita Ronald ako. May mga reports na compelled nga daw yung mga government people, government employees to join. Sa tingin mo, yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino, kasi katulad nung ipinakita ni Lord kanina, parang very vague eh. Sino ba talaga yung pupunta? O sino ba talaga yung susuporta? Hindi katulad ng full page ad ng Coldplay. No? Yun, malinaw kung saan. Sino yung pupuntahan mo, no? Yun yung... Malo ko sasabihin mo yung Nuremberg Rally. Well, wala namang problema dyan unless walang umamin, no? Ginagawa rin nila dati. Unless walang umamin, ay mahirap naman sabihin na hinakot yan, no? Kaya tingin ko may kombinasyon yan. May mga pupunta dahil obligado, mm-hmm. may mga pupunta dahil required, may pupunta rin dahil gustong pumunta. Die hard, mga die hard. Oo, or gusto rin makibahagi kung anuman yung magiging kilusan to support the president's political project. Mm-hmm. No? Dun sa, yung iba ay maglalabas ng popcorn, tapos manonood sa TV, no? Dahil parang may kasabay. May kasabay, eh. May kasabay yes. sa Davao eh, no? May sumabay eh, pag no? Pag wala, ano yung nasa Davao sa Sunday din? Hindi ko alam, pero alam ko kasi yung nasa Davao, si Digong at saka si Kibuloy. Mm-hmm. Na mukhang nanganganib din dahil yung isa parang... Hindi pala sila pabor sa charter change. Pwede nga iba yung mensahe nila dahil yung isa threatened ng ICC, yung isa threatened ng extradition ng FBI. So, baka iba yung kanilang objective. Pwede rin indicate. Mm-hmm. Pero... Anti-colonial, pwede. Pwede, no? Pwede. Laban sa mga dayuhan, panghimasok. Panghimasok no? Sa ating mga kalayaan. Oo. Okay. No? Sa, okay. Kaya, lalo na, palapit na yung araw ng kagitingan, di ba? Oh. Okay. Palapit na rin ang Easter, no? Yung, palapit din pala ang kwan, Valentine. Mag-iilang taon na, of course, alam natin for several years, big deal yung EDSA before Digong administration. Mm-hmm. Pag Pebrero, naghahanda lahat. Ito ba, timing ba sa Enero talaga tinaiming at malapit-lapit na yung EDSA anniversary celebration, ito ba ay in anticipation siguro of totally quashing whatever spark ang natira sa EDSA? Duda ako kung yun ang layunin dahil una, hindi na holiday yung EDSA. San rin yun? Pasimple lang. Ikalawa, hindi naman ganun kalaki yung mga EDSA celebration. Mm. So, duda ako na kung yun ang layunin. No? Posible. Pero... baka mas iba yung kanilang layunin. Baka yung tatlong binanggit ko kanina. Mm-hmm. No? A political project para sa presidente, preparasyon para sa midterm election, pagtulak dun sa kanyang agenda mm-hmm. para sa charter change, etc. Yung hindi ko lang binanggit, yung isang elephant in the room, eh baka pangsabay dun sa Davao. No? Ano na ba sa Davao? Oh, baka may ganung klaseng mm-hmm. dynamic. Kaya gusto ko makita kung sino yung pupunta sa pareho eh. Mm-hmm. No? Dun sa pan. Sa tingin mo, ang vice president, mm-hmm. saan pupunta?
Well, dapat yung Vice President pupunta dun sa political project ng kanyang presidente dahil cabinet secretary rin siya. Correct. No? Mm-hmm. Dun sa Kwan. Pero, alam naman natin na medyo komplikado ang ating politika. Alam mo ba yon? Hindi, alam ko, simple nga lang ito eh. So which came first, the elephant, the chicken, or the elephant in the room? Alam ko naman, napakasimple mo eh. Oo. Pero ito, Tito Ronald, ito na nga, dalawang magkahiwalay na rally. And speaking of that, maitatago pa ba yung parang split na ng Uniteam? And if, like, ano ba? Ano na bang kakahinat na nito? Well, simula nung lumabas yung Tambaloslos, mahirap na itago eh. It cannot be worse than that, no? Tambaloslos. Kaya, dinefine yan yung mga parating na mga buwan at saka taon, no? Kaya ito ay pwedeng scaling up nung ganong klaseng division at saka conflict. No? Although, alam ko, meron nagsusubok din mag-ayos, nagsesend ng feelers. Halimbawa, yung press con ni Digong, 2 weeks ago, sinasabi niya ay gusto niya mag-send ng message indirectly sa presidente. No? Na very comfortable naman siya sa presidente. At yung presidente, yung mga banat sa presidente ay hindi naman totoo. No? Hindi ko nasasabihin kung ano yung banat ni Digong. Hindi, yung banat ng paborito mong vlogger, si Maharlika. No? So, very very kwenyo-kwenyo. Very clear na ito ay feelers. Baka pwede tayo mag-usap. Ibang usapin ko nag-usap na. Ano sabi ni Amy, sineset niya. Di ko alam kung na-set na yan. So in spite nung sinasabi nating mga disunities, meron pa rin mga nag-a-attempt na mag-send ng feelers para mag-ayos. Hindi naman ikaw yun siguro, Tito Ronald. Baka hindi ako makalagdag sa pag-ayos. Mga agulo ka lang. So, sa dalawang rally na ito, Tito Ronald, optics. Optics ito. Pakitaan kung sino mas maraming tao. Therefore, yun na. Diba? Sino mas maganda ang messaging, sino mas maganda ang branding, diba? Ito nag-work ba talaga ang mga ganitong klaseng mga launch para makakuha, let's say, ng, di pa, rara ano to eh. Ito yung parang makonvert ang mga disbelievers pa, kahit pa paano. Well, kung stand-alone siya, hindi sapat. Ibig sabihin, kaya dapat bahagi siya ng isang estratehiya. Dapat bahagi siya ng isang multi-platform strategy. No? Parang masaya ang TikTok, pero hindi sapat ang TikTok. No? Kailangan may mga iba pang papasukan. Parang ganun din ito. Eh, no? It's a one moment. Eh. Pero yung moment na yan, masasayang kung hindi siya nakadikit sa iba pang mga plano. No? Yung ganyan. Maganda yan kung may mga torch sa gabi. Di ba? Mga torch sa gabi, tapos may mga ilaw na umaano hanggang langit. Parang 1930s. Hindi kasi, di ba, si Leni Riefenstahl. Yung kanyang pag-stage doon, di ba? The Power of Pure Cinema. At hanggang ngayon, pag makikita mo, yun ang template pa rin sa pag-stage ng spectacle in terms of big rallies. Baka hindi nila kilala si Riefenstahl. Kaya pakilala mo na lang na maigi. No? Leni, ayaw kasi nila naman ng Leni. Eh. Leni ang first name ng Riefenstahl na yun. Magaling yun, no? Magaling yun! Oh, magaling yun, no? Pwede rin si Ribbentrop. Sige. Okay. Bilang dating political advisor ng yumaong President Noynoy, okay? Sige lang. Meron bang ganito? Oo, may rally ba ng gantong klase noong panahon ninyo? Maliban ng anong launch? Siguro isa yun sa weakness eh. Nung EDSA brand. Hindi siya na-consolidate into a sustainable movement. Na hindi siya na-sustain as a household brand. No? Dahil masyadong democratic yung mag-ina, yung nanay at saka yung anak, ayaw nilang gamitin yung gobyerno. No? Dito kasi kailangan mong gamitin yung gobyerno. Eh, no? To consolidate a brand, a movement, a political project. Parang okay na sila na ito yung project, tapos bahala na yung tao spontaneously na dali nito. In the real world, hindi ganun kadali yun. Eh. In the real world, kailangan mo lagyan niya ng hugis. Kailangan mo lagyan mo ng gasolina, di ba, para umandar. Kailangan lagyan mo yan ng destination. No? Medyo ayaw nila ng ganun eh. No? Na, kwan, no? Baka masyado silang idealistic. No? In theory kasi, di ba, if government does its work, wala nang kailangan gawin pa. Parang ganun, di ba? Oo, kaso baka napakalaki ng hinihingi mo. Mm-hmm.
Akala ko nga dati yung mabuting Pilipino, yung kinakanta na spontaneously Noel Cabango nung panunumpa, akala ko yun yung magiging template noon. Hindi, magandang movement yun, di ba? May kanta ka, may jingle ka, meron kang icon, no? Tapos i-organize mo. Pero hindi ganun yung boss ko eh. Hindi niya, ayaw niyang gamitin yung resources ng gobyerno, yung forma o yung lakas ng gobyerno para gawin yan, no? Okay na sa kanya yung no to wang-wang, no? Oh, yun, yeah. Nag-work yun for a while. Mm-hmm. Oh, pero late siya sa mga meetings, no? Kaya hindi yata nag-helicopter. Minsan kailangan mo ng chopper. Yung mga times pa lang pwede rin. Minsan kailangan mo yan. Gusto mo, pahiramin kita. May pupuntahan ka ba? No? Malay mo, may surprise performer sa Sunday, Coldplay pala. Kaya itong event na to, sabi natin, unmissable yan. Nandito ba sila? Hindi pa umalis? You'll never know. Sabagay, it's a small world. Mandali nang bumiyahe. Hindi mo masasabi. Baka yung banda mo yung makita ko ron. Ay, malabo yan. Eto, Tito, balik ko lang dun sa kaninang pinag-uusapan natin, nag-optics yung nabanggit ni Lord. Ano ba nga ba yung purpose nito? Pero yung split na napag-usapan din natin, hindi naman bago yun eh. Di ba meron naman mga United talaga before na nangyari na rin, na nagbitak na rin. Sa Ilocos Norte yung batak. Mga pala. Medyo malayo yun. Kailangan ng chopper. Nagbitak. Anong difference nung BBM Sara ngayon? Well, ang sinasabi naman ng iba, yung dalawa ay hindi naman magkaaway, no? Kung nakita nyo yung isang activity sa DepEd, isang araw, no? Ka-holding hands pa sila, di ba? Kung titingnan mo yung mga Instagram account ni Vice President Sara, no? Minsan magkasama pa yung green at saka yung yellow. Although minsan din wala. Minsan green. Pero dalawa na yung heart. Dalawa na yung heart. Di ba? Isang kanyan eh, isang minomonitor mo na bate, hindi bate, no? Nangyayari yan, no? Ang malinaw, yung kapatid mukhang iba yung kondukta, no? Kaya interesting kung yung kapatid ay saan ba pupunta. Kapatid si ate. Oo, si ate, no? Lalo na, diretsahan na yung banat niya kay pinsan. No? Okay, tama. Kanina, no? Kaya... Baka gusto maging prime minister kasi hindi mo nanalo sa presidente. Parang gano'n. Noon yun, anong pagkasabi. Interesting to. Ano mga dapat nating abangan? Alam mo, sabi ng Malacanang reporters natin, kahit sa kanila mismo, wala pa rin dinadisclose na details. So it's either, take your word for it, isa doon sa tatlong nilayout mo, o baka naman... masusurprise tayo. Pero teka, sinabi ni Vice President Sara Duterte na balak niya raw tumakbo. At biglang may konting bawi nung sa dulo. Oh, na-misquote niyo raw eh. Kayo talaga, hilig niyo mag-misquote. Out of context daw eh. Nakakaintindihan ng Bisaya. Mas madali kasi ma-out of context kung mahaba yung salita mo eh. Maiksi lang yung sinabi niya. Ma-out of context pa. No? Ilang naman observation lang. Hindi ko naman sinasabi na nagsisinungaling si Vice President Sara, no? Hindi sa kinukontra mo siya. Hindi. Sinasabi ko lang, ito yung sinabi niya, tapos ito yung kanyang paliwanag na out of context daw, no? Yan kasi problema sa mga media ngayon, na out of context yung... Kaya dapat wala na yung mga media-media na yan. Dapat mag-abang na lang lagi ng YouTube video. Yan, no? Kaya, para makuha ang katotohanan. Pero nung una lumabas yun, medyo I took it with a... Sabihin ko sana, a jar of salt. Sabihin ko sana, a ton of salt. Eh. I took it with a grain of salt. Grain na lang, no? Doon sa, no? Na bababa ka as vice, tapos tatakbo ka for Congress, tsaka Senator, lalo na sa Senate na masikip, no? Parang maraming mga, masyadong malaking risk, no? Masyadong malaking gamble, no? Kaya, medyo inasahan ko yung kanyang paglilinaw. Medyo hindi lang ganun ka klaseng paglilinaw ang sana ginamit, no? na taken out of context. Kamalay mo, di ba? Silang dalawa palang center stage yan para ipakita. Ay, iba yun. Unity ulit. Diba? Speaking of unity, para may unity tayo sa mga advertisers natin, kailangan na natin magpaalam. Yes. Maraming salamat. Former presidential advisor and now favorite political pundit. Ronald Liamas, thank you, sir. Maraming salamat sa aking first time na paglahok dito. Sana hindi huli. Yes.